Hi guys! Welcome dito sa aking channel. This reading is for Collective. This is a love reading for Collective. Let's get your energy for today. Paalaala lamang po na ang reading na ito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading na ito. Iilan lamang po yung makaka-resonate sa reading na ito dahil siguro mga 30 na tao, no? Kasi madami pong energies, no? Madaming tao sa mundo. Let's see. Parang dinadamdam mo dito guys yung person mo eh. No? Parang ano ba? Parang emotional ka dito guys, no? Parang umiiyak yung puso mo dito guys, no? At parang nawawalan ka ng confidence. Yun yung energy mo dito. Nawawalan ka ng confidence. Nawawalan ka ng lakas. Yes, energy. Parang nawawalan ka ng ganang kumilos dito guys, no? Parang hindi ka ganun ka-motivated right now, no? Parang nawalan ka ng trust or tiwala sa sarili mong kakayanan. Dahil parang umiiyak yung puso mo dito, no? Nag-emotional ka. Ano ba yung bagay na yun na nagpapa-emotional sa'yo? Baga nagpapalungkot sa'yo. Ano ba yun? Na hindi naging successful yung relationship mo with the person na minahal mo dito. Naging heartbroken ka until now, hindi ka pa na-heal talaga, no? Still, nandiyan pa rin yung sakit, no? Nararamdaman mo pa rin. Siguro umiiyak ka minsan, no? Ano, napapapikit ka tapos naluluha ka, ganun ba? Masakit sa damdamin mo ba, no? Na hindi nag-succeed or hindi nagtagumpay yung mga plans mo, baka hindi nangyari yung mga pangarap mo with your person, no? Siguro may mga vision ka ng pangarap mo together with your person, no? Pero naglaho yun, no? Parang hindi mo na magagawa eh. Patingin mo ganun, no? At nawawalan ka ng motivation dito guys, no? Parang nawawalan ka ng control sa buhay mo, sa situation. Parang tingin mo wala kang lakas, wala kang power sa buhay mo dahil na nga nasaktan ka dito. Parang nawasak yung puso mo guys, no? Pero you are unti-unti, no? Nakaka-recover ka na. Parang na wawala na yung talagang sobrang sakit na nararamdaman mo. Hindi mo na na-feel talaga yun. Sobrang sakit. Hindi katulad nung kaka-break up pala ng person. Pero still, may nararamdaman pa rin, no? Minsan, napapapikit yung mata mo dito. Napapaluha ka na lang, no? Pag na, siguro, pag sumagi sa isip mo, no? Lalo na kung mag-isa ka lang, no? Na may time ka makapagnilay-nilay, naiisip mo yun, no? Napapaluha ka. Sino tong person na to? Etong person na to ay ambitious na person, no? Gusto niya ma-attain yung top of top, no? Great success in life. Talagang obsessive to sa yung person na to, obsessive sa wealth, sa achievements, no?
Pero meron tong dating mga negative behavior talaga tong person mo eh. At nakakawala na siya sa ganun, no? Napapalayan niya na yung sarili niya sa mga toxic and negative, no, na ugali niya. This person is fortunate right now, no? Maswerte na achieve niya yung goals niya, mukhang backed up to ng good fortune, no? Fortunate. Sinwerte itong person na to. Nirelease na yung mga toxic behaviors niya, yung person mo. So, ano ba yung possible na mangyari sa inyo ng person na to? Possible, guys, ay to have a new beginning. Yes. New beginning, no? Naiisip nyo ang isa't isa dito, no? Parang hindi nyo matanggal yung, kahit siguro wala na kayong communication itong person na to, ay still, yung isip nyo, gusto ng new beginning sa inyo. Gustong magkabalikan, no? Gustong mag-start again ng relationship, no? And yung nai-enjoy nyo yung life, no? At na nai-enjoy nyo yung mga pinaghirapan nyo. Maring yung gusto nyo ma-enjoy yung time together nitong person na to, no? Makapasyal kayo together, no? Na yung mga effort nyo sa relationship nyo dati ay magbunga. Kumbaga, kung dati nag-effort kayo, wala nangyari, no? Nagkaroon na ng problem or nagka-separate kayo na tong person na to, o naghiwalay kayo, pareho nyong pinahangad na magkabalikan at ma-enjoy nyo yung time together, no? Magkaroon na ng that your next relationship ay maging fruitful na, no? Pag nagsimula na ulit yung relationship nyo, kasi pareho nyo yung dinidesire yun eh. Palagi nandyan sa isip yung dalawa na gusto nyo magkabalikan nitong person na to. At for the second time, gusto ninyong maging masaya na kayo. Maging fruitful na, no? Magbunga na yung mga efforts nyo dati na nag-effort kayo tapos na punta lang sa wala yung relationship nyo. So, na gusto nyo na siguro na bumuo ng family, maging masaya ka together, no? Magkaanak. Yes. Yung magkaanak ay fruit yun ng pagmamahalan nyo. Parang bunga ng pagmamahalan nyo. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. And sa ganun ma-notified kayo sa mga sunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.